Magandang araw na naman pong muli sa inyong lahat, mga ka-vlog, boss, idol, regular viewer, silent viewer, at kasama na rin po ang lahat ng mga OFW. Ang gagawin ko po ngayon ay maglilinis po ako ng battery ng kiskisa ng palay. At i-inspeksyonin ko rin po dahil itong makina po na to ay bihira lang po namin na i-inspeksyon. At pag minsan kasi nagmamadalian pag mayroong customer na nagpapakiskis dito, kaya kailangan po ay paminsan-minsan ay na-inspeksyon din siya. So una ko pong gagawin dito ay yung battery po ay kailangan din po siyang linis yung mga battery terminal post. Katulad po ng mga ginagawa ko sa mga sasakyan ay ganun din po dito, kasi parang sasakyan din po to na may battery. Once na hindi po na linis yung mga terminal post ay hindi rin po aandar itong makina na to. So umpisahan po natin na inspeksyonin at linisin. So ito po ay mayroon na rin pong mga dumi-dumi o corroded na po siya. Ayan. So ito po lilinisin din. Ayan. At pag nalinis po ay chechikin yung specification ng tubig para masigurado po na wala po siyang problema. So liban po sa battery ay visual inspection din natin po itong paligid ng makina. So ito po yung kiskisan niya. Mayroon din po siyang transmission. At kapag hiniter po ay dapat papalo rin itong meter gauge para makita po na operated yung operational yung mga heater plug. Ayan po, ibig sabihin operational po ang heater plug. Importante po itong mga heater plug na to once na pinapa-under natin para hindi po nahihirapan yung makina. At umandar ka agad, lalong-lalo na po pag matagal naka-stack itong kiskisan, ay kailangan pong painitin muna. Actually, wala naman po siyang maraming wiring to. Ignition switch lang po. Voltage regulator para sa charger at saka battery po. Yun lang, heater plug. So wala na po kasi wala namang mga lightings to. Talambutin muna natin yung dumi-dumi sa terminals. Saka tayo mag-kiskis.
katapos ng linis, inspeksyon ng tubig. So kapag ganito po ay kulang po ng charge to. At kapag na-charge po to, dapat lumapit po siya sa white or green. So kung napapansin po natin ay yung reading po niya ay bali nagbabalance po siya. Halos pare-parehas. So ibig sabihin po kailangan po nga i-charge siya. Yan o, nasa red lahat. So walang duda po itong isa kasi balance po yung reading nung ano sa tester. So dito naman po sa kabila. Ibig sabihin kulang lang po sa charging. Tingnan naman po natin itong isa. So red din siya. Kailangan siya ng charge. Ang problema po kasi kapag ganyan po pare-parehas po yung reading na ganito. Tapos yung iba ay yung mayroon pong iba ay na ang reading ay nandito na sa white o kaya halos dito sa green. So yung po ang mayroon pong sira sa kanila doon. So kapag pare-parehas po charge, kulang po ng charge yung battery. Ayan o, parehas po. Kailangan pong i-charge yung battery. Pag na-charge po ay magbabago po yung reading. Pare-parehas din po silang magbabago. Ayan o, halos pare-parehas lang. So kulang po sa karga yung battery. Yan. So para makargahan po siya ay paandarin po natin itong makina at para ma-check na rin po yung starting system kung okay siya at charging system. So heater po muna natin para hindi mahirapan yung makina.
At i-stop po natin. Ibig sabihin po, pumalo yung pointer dito. Ibig sabihin, wala pong problema sa mga heater plug. So ito po yung mga heater plug nyo. Yan. Yan, isa, dalawa, tatlo, apat. Yan. Ibig sabihin, gumagana po yung mga heater plug nya. So paanda rin po natin para makita natin yung charging system. So kapag buo po yung charging system, ibig sabihin ito naman po ay papalo dito papuntang kanan. So starting system, charging system, heater plug at battery po ay okay po siya. Tapos na po yung paglilinis ng battery, pag-inspeksyon ng starter at saka alternator, mga heater plug at saka yung specification po ng tubig ng battery. So everything is okay naman po. So hanggang dito na lang po ang video kong ito. Please like, subscribe na lang po and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless all po.